Nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo. Pinangkiharapan mo pa rin ng maganda yung may nasabing pangit sa'yo. Naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo. Pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pareklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mong nagtaksil sa'yo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa'yo pero hindi nagbayad sapagkat nakita mong gipit na rin talaga yung maging mabait tayo. Kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan. Walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito, pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin mo, o pagnaisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo. Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay na pagpapakabuti. Dun matetest ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, dun tayo magtatanong, dun tayo mabibigla. Kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin, marahil lang Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita, yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito, masakit ito, hindi natin gusto. Hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya, para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang maghahari, hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapagigante, kundi si Kristo lamang sa puso natin. At dun magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan, sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang.